Guys, may kwento ako sa inyo tungkol ito sa isang vlogger at sa kanyang lolo, si Lolo Whitey. Sabi ng apo niya, "Lolo, magbablog po ako, Lolo. Magbibidyo ako." Sabi naman Lolo niya, "Oh, sige ka po, magvlog. Magvlog ka na. Mamaya titingnan ko mamayang hapon kung anong resulta sa pagvlog mo." "O sige, Lolo." "Apo, ano po ba ang gagawin mo?" Sabi naman ang apo, "Lolo, magsisibak po ako ng kahoy at bubungkal ako ng lupa. Yan po ang ibablog ko." "Oh, sige, apo. Ang sipang mo naman, apo. Sige, para lang makapagtanim din tayo sa ating mga taniman." "O sige, Lolo. Umpisahan ko na po." Ito na. Nagbablog na yung apo niya. Ito na, nagbungkal na ng lupa, nagsibak na ng kahoy. Makapagod talaga para maganda yung makita sa vlog. Dating ng mga 2 oras, tapos na siya magbungkal ng lupa at magsibak ng kahoy. Ngayon, ina-upload na niya sa YouTube channel niya. Ina-upload na. Mga 4 oras, 3 oras, tiningnan ng vlogger yung ano niya, yung upload ng video. Wow! Ang daming nanonood, ang daming comment, tapos tiningnan yung subscriber. Wow, ang dami! Nadagdagan ng 25 subscriber yung ano niya, subscriber niya. Tuwang-tuwa yung bata. Yes! Tuwang-tuwa siya. Ngayon, nagtatakbo papagit sa lulu. "Lulu, lulu, lulu." Sabi naman ang lulu, "Ano yan, apo? Bakit ba takbo ka ng takbo dyan? Inihingal ka, parang tuwang-tuwa ka." Sabi naman ang apo, "Lulu, lulu, panoorin yung napunod kong video." "Bakit naman, apo? Ano nangyari?" "Ang dami ko ng subscriber, lulu. Nadagdagan lulu ng 25 subscriber ko. Nag-125 na." "Ang galing naman niya, apo. Bago-bago mo lang, isang buwan pa lang, dami ng subscribers." "O sige, apo. Titingnan ko nga yung cellphone mo. Papasahin ko yung mga comment kung okay ba yan. Nakatuwa ba yan?" "O sige, lolo. Panoorin niyo po. I-check niyo po kung matutuwa ba kayo o hindi." Sabi nyo, "O sige, apo. I-check ko muna to. Bumili ka muna to ng tinapay at makapagmerenda ka." Ito na, tinignan na ng lulo yung cellphone ng anak at saka yung apo, ayaw pala yung ano, YouTube channel ng apo niya. Binasa ng lulo yung cellphone. Tingin niya, "Oh, ano ito?" Sabi niya, nagalit yung si lulo niya. Sabi ni lulo, "Ano ba ito?" Nagbabasa siya ng comment. Ngayon, nagalit nga yung lulo. Pagtingin niya sa comment, "Ano ba tong comment ito? Ang ikli. Hindi ko maintindihan." Sabi niya, "Kamsaktan. Ang isa, tusok na bahay mo. Tapos, ano po isa? Watching, waiting. Ano po ba itong mga comment na ito? Eh, ang apo ko ay nagbubungkal po ng lupa at nagsisipak ng kahoy. Bakit ganito po ang mga comment ng mga to? Hindi po tangma ito. Napakahirap po yung apo ko magbungka ng lupa at magjibak ng kahoy para lang mapakanda yung vlog na. Tapos ang sinasabi dito, tamsakdan, tikit, watching, tusok na bahay mo. Ano po ba ito? Ano ba tusok bahay? Hindi ko maintindihan. Ano po ba yung tamsakdan? Hindi ko po maintindihan. Ano po ba yan? Hindi maaari po ito. Nakawawa naman yung apo ko. Nagpagpagod para lang dumami yung subscriber niya at maraming manonood. Ayaw ko ng ganito. Pagtatanggalin ko ito. Hindi pwede ito. Wala silang maayos na salita dito." Tapos ginawa ng lulo niya. Pinagtatanggal yung ano, pinagtatanggal yung comment, pati subscriber, pinagtatanggal niya.
di marik to. Hindi ito lang nung utang video ng anak apo ko. Bakit nagkaganito to? Tatanggalin ko ito lahat. Ilan ba itong nag comment ng ganito na hindi ata nanonood, nag-comment at nag-subscribe na kaagad, hindi nanonood sa video, nagpakapagod ang apo ko, nagbungka ng lupa, nagsibak ng kahoy, tapos, ang comment, tapos sakdan, at saka, tikit, tusok, ano tusok? Tusokin ko mata nyo eh, hindi ba tama ito? Pakaalisin ko ngayon. Hindi ginawa ng lulo, pinagtatanggal ngayon, yung subscriber ng apo niya na dadagdag 25, tinanggal yung 20, lima ang natira. Tapos ngayon, dumating na yung apo. Lolo, lolo, andito na po ako. Andito na po yung tinapay, mimirinder po tayo. O sige apo, at makakain ka na rin dahil takod ka. Ngayon, o ito na ang cellphone mo apo. Tingnan mo yan. Naiinis ako. Bakit po lolo? Basta, manoray mo lang yan. Tingnan mo yung in-upload mong video. Hindi ako natukuha. Ngayon at tinignan na ng apo, sabi ng apo. Tinik ng apo yung mga. Nadismaya ang apo, yung nakita niya. Biglang nalungkot ng apo. Bakit po nagkaganito? 125 na po itong subscriber, bakit 105 na lang? Lolo! Lolo, ano mo bang ginagawa niyo sa ano po? Sa subscriber ko, bakit wala? Sabi lolo. Hey apo, ayoko naman ang ganyang kumit. At mag-subscribe na ganyan na hindi naman nanonood sa iyo. Ayoko na ganyan. Nag-iidin sa panyan ako sa mga kanyang tao. Kaya tinanggal ko. Bakit malungkot ka? Basta ayoko naman ganyan. Mga kumit ko. Kung manood ng buo ng ginagawa mo. Bago sila mag-kumit at mag-subscribe. Saka yung kumit nila na ayaw sa ginagawa mo. Hindi yung tusok dito, tusok loon o ano ba yun? Kapusak lang. Yakap dito, yakap doon. Ano yun? Anong ginagawa mo? Sibok ng kahoy. Tapos, ibungkal ka ng lupa, tapos tusok-tusok lang, tamasak-tamasak na. Ano yun? Ayaw ko na po. Pasintya ka na po. Doon, nalungkot yung apo niya. Parang nanghina yung apo niya, parang ayaw na mag-vlog. Sabi naman ng lulo, siya po, patuloy mo lang. Magtsaga ka lang apo. Makakarami ka din. May mga mabubuting tao dyan at dalagang manonood pagsuporta sa iyo. Yun ang advice ko. Sabi ko, sige lulo, pasensya na po. Ay, may mga tao talaga sigurong ganun. Kaya susunod lulo, galingan ko yung pagbablog ko para talagang panuorin ng tao. Kahit magpagod ako, okay lang. Yun ang kwento. Matapos, nagalit si lulo sa mga subscriber na hindi nanonood. Nagko-comment na wala naman sa ginagawa na nagbo-vlog. Ayaw pala ni lulong ganun. Kaya sana sundin natin yung kagustuhan ni lolo. Tayong pasamay para nitialisin ni lolo. O, dyan po natatapos ang kwento ng isang vlogger at ang lolo niyang matalinong si Whitey.